Critical ngayon ang kondisyon ng ABS-CBN First Pilipinas Got Talent champion na si Jovit Baldivino. Nagpapasalamat po talaga ako. Hello, may iyak na naman to. Gusto kong i-shoutout ang Ligayada Brothers! Ayan na, mabuhay kayo mga tol! Jovit Baldivino, kilalang sikat na mga nganta mula sa Batangas. Dito lang December 2022, nagulangtang ang mga tagahanga ni Jovit ng mapabalita sa radyo at sa telebisyon ang maagal itong pagpanaw. Ano nga ba ang dahilan kung bakit itong si Jovit Baldivino ay namatay sa edad na 29? Ating alamin at ating balikan na maiksing kwento ng kanya naging buhay. Siya ang ating kwentong sikat sa video na ito. Kung hiling mo mga ganitong klaseng mga video ay pakipindot ang subscribe button at i-click na rin notification bell para updated ka sa aking pangsusunod na mga video. Kaya simulan na natin. Si Jovit Lasin Baldivino ay pinanganak noong October 16, 1993. Siya ay isang Pilipino mga awit at artista. Siya ang unang nanalo sa reality talent competition show Pilipinas Got Talent noong 2010. Si Jovit Baldivino ay nagmula sa isang mahirap na pamilya na nakatira sa Batangas. Siya ay anak ni Hilario at Cristeta Baldivino at nagkaroon ng apat na kapatid. Dati siya nagtitinda ng siomay sa palengke pagkatapos ng klase para matustusan ang kanyang pag-aaral at makatulong sa kanyang pamilya. Kakanta si Baldivino bilang panauhin sa birthday party kung saan siya kakanta. Noong 2010, sumali siya sa unang season ng multi-talent game show Pilipinas Got Talent bilang isang mga awit na naglalayong gamitin ang premyong pera na maaari niyang mapanalunan upang makatulong sa mailigtas ang kanyang pamilya sa kahirapan. Sa oras na iyon, siya ay isang high school student, parehang walang trabaho ang kanyang mga magulang at ang kanyang ama ay nagpapagaling mula sa tuberculosis. Nanalo siya sa grand finals ng talent competition sa pamagitan ng cover song na Too Much Love Will Kill You. Wait a minute! Don't waste your money on a small odds betting site with limited betting options. Wendy love! 1xBet, ang number one betting app sa safe ang pera mo. Pwede kang pumusta sa basketball, boxing, live, casino at iba pa. Mag-register lang sa aking links na nasa comment section at i-type lang ang aking promo code na 1XKSTB para magkaroon ka agad ng up to 7,000 pesos pagka-register mo. Ano pang hinihintay mo? Mag-register na! 1XBet! Huling paglabas niya sa telebisyon ay naging kalahok siya para sa Team for the Win itong November 28, 2022 sa episode ng GMA Family Feud. Nagtapos si Baldivino ng degree sa Criminology sa Batangas State University. Gusto niyang maging abogado tulad ng kanyang ninong. At sa hindi inaasahang pangyayari sa kanyang buhay, nitong December 3, 2022, si Baldivino ay sinugod sa ospital ng Jesus of Nazareth o sa Batangas City.
Makaraang makaranas siya ng hirap sa paghinga matapos magtanghal at kumanta sa isang Christmas party. Pagkatapos ay dumanas siya ng mild stroke at nakomatos pagkatapos ng operasyon. Hindi na siya nagkamalay at kalaunan ay namatay dahil sa brain aneurysm. Noong December 9, 2022, halos isang linggo matapos siyang isugod sa ospital, pinagbawalan na siya ng kanyang doktor na huwag magpapagod at magpupuyat dahil nga sa kanyang hypertension. Si Jobit Baldivino ay namatay sa edad na 29. At iyan ang magsing kwento at kung bakit maagang pumano si Jobit Baldivino. Kung nagustuhan ang aking video, huwag kalimutang mag-subscribe sa aking channel. Salamat!